So, you know, magandang araw mga kapastip. Video for today is pupunta tayo sa Nike. Alright. Wow! Dala natin sa ating Venture 500 aka Knock-Knock. Yan o. So, dadaan natin sa expressway to. First time natin makakadaan sa expressway, no? Yan. So, mararanasan na natin kung anong pakiramdam ng nakamotor sa expressway. Alright. So, ito. Palabas na tayo dyan sa bayanan, Tinlupa. Ayan. Antay may tawag sa kalsada na to. National Road ng Tinlupa. Yan yung Ayala Mall. So, dire-diretso lang yan. Tapos, papasok tayo ng toll gate dito sa Alabang. Yan. Uy, may sugo dyan, oh. Alright. Sana all. Alright. Yan, oh. So clean, so good. Oh, may mga nagtanong sa akin, bakit daw, Venturi 500 ang aking kinuhang motor. So, unang-una is guwapong forma, di ba? Pwede na! Para kang naka-GS na BMW. Guwapo, pogi. Tsaka, abot kaya lang ang presyo. Sana all! Yan. Dyan, sa may U-turn dyan, papasok tayo dyan para malapit na tayo sa toll gate. Yan, U-turn tayo dyan. Yan. Natingat lang sa pag U-turn dyan kasi maraming dumarating na sasakyan. So, ito na, papuntang toll gate. Yan. So, sarap talaga pakiramdam pag malaki yung motor mo. Mataas. Nakakadagdag pogi points. Alright. Yan. Diyan para makakuha tayo ng ticket. At dahil wala pa tayong RFID. So, sakas muna tayo. Yan. Yan o. Oh. Yan yung toll gate ng Alabang. Ito yung ticket dyan. Yeah, first time natin magmumotor sa expressway. Ayan na. Tcharam tcharam. Nakabas na tayo ng expressway. So, dito na tayo dadaan sa may MCX kasi pupunta tayong Naik. Pwede rin naman sa Harmona, pero nalalayuan ako dun eh. Kaya dito na lang tayo dumaan. Medyo magagahol tayo ng oras pabalik pag dun pa tayo dumaan. Tsaka malayo talaga. Di ba? Kung naman tayo, mahilig tayo dyan sa mga malalapit, mga shortcut na daanan. Yun. Mas maganda pa rin talaga pag naka chin mount yung ating camera. Ayun o, di ba? Parang ikaw yung nagda-drive. O, di ba? Hindi lang ikaw yung angkas, pero parang ikaw talaga yung nagda-drive kasi dyan. Ito yung pinaka-dashboard ng ating motor. Alam mo, ikaw yung nakaupo. Oh, di ba? Parang na-experience mo na rin sumakay sa Venturi 500. Iyan o. At ito na nga ang experience natin sa gitna ng expressway. Iyan o. So, nakakapanibago. Kasi nandiyan yung mga biglang may susulpot na ba sa gilid mo. Tapos ay parang pabaliktad oh, pabaliktad yung takbo niya, di ba? Tingnan mo ulit natin. Itong
gulong niya, oh. Tingnan mo. Oh, di ba? Pabaliktad yan, eh. Gago! Oh, diba? Counterclockwise yung ikot ng kanyang gulong. Pero nakapabanti siya. Kakaiba. Para tayong mga ano nito. Inosente. Ginagawa mo. Slow mo na yan, pero counterclockwise talaga. Anong klase yan, mga kapasitive? Okay, bagong lahat, tanamin muna natin ang biyahe dito sa expressway. Ayan. So, ganito pala ang pakiramdam pag nagpunto ka sa expressway. Ayan. Mas maganda siguro kung marami kayong kasama. May mga rides punta dito. Ayan. Siguro sa sunod mga time, sasali tayo sa mga grupo dyan ang mga big bike para makarides tayo. Ayan, pinisan natin yan. Punta rito sa may kanan. Dahil papasok tayo dyan ng MCX. Ayan o. Nagmamadali na tayo dyan. Ayan. MCX. Ayan. Pag dinerecho mo kasi yan, papuntang Susana Heights, papuntang Susana Heights yan. Diretso na. Pero dito, kakanan tayo. Pupunta naman tayo ng Danghari. Yun. Medyo mahaba-haba rin tong MCX, no? Nasa 5 kilometers ba yan? O 4. Shortcut na yan papuntang Cavite. Kaysa dadaan ka pa ng Carmona, kaya dun sa may Danghari, sa may kabila. So, ito pinakamabilis na daan para makalusot ka sa Cavite. Magpupunta ka ng mga Bacoor, Molino, yan. Pwede yan. Tapos ito na. Pila-pila muna tayo rito. Yan o. Oh, pipila tayo dito kasi wala pa tayo ng RFID. Natanong natin dyan sa tollgate kung saan pwede magpa-install ng RFID. Para pagbalik natin, diretso na. Hindi na tayo dadaan sa cash. Yan o. So, nagbayad ako dyan. Bali, 32 lang. Parang kotse. Yan. Yan. 32 pesos ang binayara natin dyan. So, nagtanong tayo na pwede magpakabit dyan ng RFID sa may Caltex. Kaya pupunta tayo sa Caltex dyan sa unahan banda. Yan. Yan yung Caltex. Pasok tayo dyan. Tapos dyan na tayo magpakabit ng RFID. Yan. Hinanap ko pa yung boot na pwedeng ano, nandun lang pala sa kabila. Nandun pala yung boot na yan, oh. Yung kabilang boot na yan. Yan. Saan sir nagpapainstall ng... Tanong pa ako kay kuya kung saan banda. Ah, dyan? Oo, yun, tinuro sa akin. Yun na pala yun. So, nagpakabit na ako dyan ng RFID para iwas hassle na pagpabalik natin. Yan. So, doon ko na pinakabit sa ilaw para kung magpapalit ako ng windshield, hindi masasama yung RFID natin. O, tapos tuloy-tuloy ng biyahe, dire-diretso na ng Cavite. Yan. So, nasa ano niya. SM13 na. Yan. O,
nilobat kasi ako eh, kaya tumalon yung video natin eh. Mayroon pag konti lang yung battery dala, nalulobat agad. O ayan na, papunta ng ano yan, punta ng Nike na yan, kalsada na yan. Medyo maluwag dyan eh, kaya pwede tayo humataw-hataw dyan. Iyan o, so, pinutol ko na yung video natin. Tapos ito, nag-charge mo na ako kina nanay. Tapos ayan, pabalik na tayo. Tapos na rin natin yung mga ginawa natin dyan. O, patalong-talong lang yung video natin kasi kailangan pa natin magdagdag ng battery. Pag nagka-budget, bibili tayo ng mga battery para tuloy-tuloy na yung video natin, no? Hindi na patalon-talon. Kagaya nyan. Pupunta pa lang eh, ngayon babalik na agad. Anong klase yan? So, yan. Alright. Sa mga kapasitive natin dyan na hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe na lang dyan mga kapasitive para dagdagan yung ating subscribers, no? So duman muna ako dito sa may Petron para magpagas kay ate. Yan, medyo mura kasi yung gas na ike eh, kesa dun sa may Muntin Lupa. Kaya dyan ako nagpagas para nakatipid ng konti. Iyan o. Oops, pusok na. So, yan. Hanggang dito na lang muna ang aking pagbablog. Yan o, si kuya. Ah, si ate pala yan. So, nandiyan lang muna yung aking pagsalita at iwan lang kayo ng magandang music. Alright.